Masakit mang isipin na ikay pinagbalit. Ginawa mo lahat kaso ikaw ay makulit. Kahit na ito'y napipili na lang sa iyo, kasi naman walang nagmamahal sa iyo. Oo. Yeah. Huwag ka magmamalupet kung di ka malupet. Kung humahagupet, huwag ka magmamapilin. Sa bawat letra lumalatay ay sasalubin mo. Ahagupit ang mga para kung masasalag mo. Oh! Oh! Grabe, ganun pa lang, ano, ganun pa lang face off ng Stop Rap Battle. Yo, check. Close sa mafia. Mukha pa lang. Wala nang katiwa-tiwala. Yung itsura mo mukhang hindi gagawa na maganda. Taga Batangas ka ba talaga? Mukha kang notorious snatcher dun sa EDSA. Alright. Yo, check. Wala akong pae kung mas malakas ka sa akin pumatin. Wala akong pae kung mas malakas ka sa akin. Wala din akong pae kung mas malakas ka sa akin kumain. Kumagat ka sa pae ni Jayhan, ikaw ang nagsilbing pamain. Para dito sa battle ay yan, kandagin! At... Not so frisky. Para dito sa battle ay yan, kandagin! Uuwi ako sa amin! Uuwi ako malungkot sa amin pag hindi ka nagalit sa akin! Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video na to, isishare ko po sa inyo kung ano ang mangyayari sa ating Slap Rap Battle na kauna-unahan hindi lang po sa Pilipinas. Kauna-unahan sa buong mundo mga kabakal. Itong Slap Rap Battle, wala pa pong nakakagawa nito at tayo pa lang ang gagawa nito sa buong mundo dito sa URCC. So share ko po sa inyo yung ibang mga details sa rules, sa judging at sa mga judges ng ating Slap Rap Battle na gaganapin sa April 25 mga kabakal. So nakaka-excite na to mga kabakal dahil hindi lang kauna-unahan sa buong mundo ito, kung hindi nakaka-excite ito dahil yun nga, first time tayong makakakita na mayroong magsasampalan at magra-rap at the same time. Pero mga kabakal, sino nga ba ang mga judges dito? At ano nga ba ang rules dito? At ano nga ba yung porsyento ng pag-judge? Kasi may mga percent yan. So ipapaliwanag ko po sa inyo. Magsimula po muna tayo sa judges. Doon sa pag-judge. Kasi may mga points po yan. So ang mangyayari dito mga kabakal, dahil ito, nakita nyo naman, Slap Rap Battle. Nauna yung slap. So mahahati po yung kanilang porsyento ng puntos sa dalawa. Sa slapping at saka sa rap. Kasi mga kabakal, eventually, hindi lang mga rapper yung sasali at sasabak sa slapping contest sa URCC. Maaring may vlogger, maaring merong, alam niyo na, mga ibang player. Hindi lang rapper, hindi lang vlogger, maaaring may basketball player, may something like that. Diba? So since na magsisimula ito sa mga rapper, 70% dahil nga ito ay slap contest na may rap, 70% ng score ay manggagaling sa slap. So syempre, meron tayong rules sa slap at 70% po ng kanilang puntos manggagaling sa slap. Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya yung mga rules dito sa slap. Pangalawa, yung 30%, doon po papasok mga kabakal yung rap nila. Rap 30%. At kung sino po yung mananalo dito sa mga puntos na yan ay syempre yung panalo. Nakauna-unahan sa buong mundo na winner. Remember guys, sa buong mundo ito. Kaya doon sa ating mga rappers, palakasan na lang ng mga bars at palakasan na lang ng mga sampal. Kasi kauna-unahan ito sa buong mundo at napakalaking titulo kung sino ang magiging winner sa inyo. So again, 70% sa slap, 30% sa rap. Doon tayo magsimula muna mga kabakal sa slap. Yung rules dito mga kabakal, ang pagkakaalam ko, pero hindi pa finalized, pero ang rules ng slap ay ganun pa rin. Kailangan pag sumampal kayo,
kailangan po itong kamay ninyo mula dito pataas, kailangan mula dito pataas lumapat sa mukha. Hindi po pwedeng itong mga daliri lang. Kailangan yung buong kamay, palad, lalapat sa mukha. Kailangan po yung kamay ninyo hindi lumagpas or hindi bumaba sa baba. So more on sakop po yan hanggang abot ng yung tenga natin. So yun yung mga rules. Ang mga bawal dyan, mababa, sobrang tenga, sobrang taas. So yun yung mga rules dyan na almost or same lang din naman sa international rules. Yun yung mga rules sa slapping contest. Ngayon, yung rules naman, syempre naman mga kabakal, yung rules natin sa mga rap, syempre, hindi naman sa napakadali, pero lagi natin nakikita yung mga rules dito. Bawal mag-choke, maganda yung mga bars, it rhymes, yung mga ganun. So, at the same time, meron tayong kasama dito na si Puting Kalabaw, pero yun, si Puting Kalabaw po yung isa sa mga judges natin. So, yun po yung rules niya. 70% sa slapping and 30% sa rap. So, overall, 100% at kung sino yung may pinakamaraming puntos, siya po yung mananalo. Unless na lang kung mayroong ma-knockout sa sobrang lakas ng sampal. Yung tipong knockout na tapos sasabihin ng referee hindi na kayang lumaban. Pero kung na-knockdown lang naman at kaya pang lumaban at sinabi ng referee na go pa, then tuloy yung laban. So para alam natin yung mga rules. Pero worst case scenario dito mga kabakal, yun nga, ay knockdown or knockout pala. Pero malabo na magkaroon ng knockout dito sa slap-rap battle dahil wala pa naman talagang proper training ng sampal dito sa ating bansa. Sa ibang bansa pa lang yun. So malabo yun. So we can expect 3 rounds ng slap-rap battle. At pag-usapan naman natin mga kabakal, sino nga ba yung mga judges? Sino yung magja-judge dito? Nabanggit ko nga kanina at nasabi ko, ang isa sa mga judge natin mga kabakal dito ay si Puting Kalabaw mga kabakal. Si Puting Kalabaw, alam naman natin yan, na isa rin yan sa ating host dito sa Slap Rap Battle. At lagi yan, nasa mga rap battle mga kabakal. Kilalang kilala yan, si Puting Kalabaw. Isa po siya sa ating host. Pangalawa, ang ating host ay walang ibas kung hindi si King Pinoy. So isa po yan sa ating fighter at isa po yan sa mga katrabaho din natin dito sa URCC na magkakaroon tayo ng tournament at mga reality TV show. So syempre, kasama natin si King Pinoy dahil isa rin yan sa parte na ng URCC na maraming mga palabas or mga entertainment or mga show na kasama siya na siya rin yung magpo-promote or possible siya yung gagawa nun kasama yung mga fighter natin. At syempre naman mga kabakal, ang huling-huling judge ay walang iba ang inyong lingkod, Captain Barbell. So syempre dahil isa po tayo sa matchmaker at isa rin tayo sa mga humahawak sa mga rappers at humahawak sa mga vloggers. So parang mga yung mga talents natin, yung mga hinahawakan, yung mga talagang may ingay sa social media, yan ang ating mga hinahawakan. At isa tayo sa mga nag-i-screening sa kanila. Ako po yung pangatlong judges para dito sa slap rap battle. Siyempre, meron din naman tayong alam. Siyempre, ako actually, ako yung para sa akin, ako yung pinakamaraming alam sa rules ng slapping competition mga kabakal. So favorite yan at napag-aralan ko ng mga rules dyan. Unless na lang kung may babaguhin sila sa rules. At the same time, ay tayo rin yung mga nagre-recruit ng mga sasali sa mga palaro pampahay ng URCC. So maraming salamat at tayo yung pangatlo po na judges dito. At like I said, after po kasi ng slap rap battle, maaaring hindi lang mga rappers yung mga sumali dito. So syempre kakailanganin pa rin ang ating tulong at ang ating judge. Lalo na kapag ang mga sasali dito ay mga vloggers na, diba? So yun mga kabakal, sana'y naintindihan ninyo ang ating rules at ang points system sa ating mga lalaban sa slap rap battle. 70-30 yung magiging percentage. Unless na lang siguro, final decision pa rin kasi ay si Chief Alvin Aguilar. Unless na lang kung meron pa siyang babaguhin dito. Pero so far, yan yung nakatakdang rules at yung porsyento ng mga puntos sa slap rap battle. Ano ang inyong opinion mga kabakal? Gusto kong marinig. Meron ba kayong mga gustong ilaban pa dito? At meron ba kayong mga suggestion? I-comment you down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell.
Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.